Nako si Alice Guo, nasisira na ang mental health at ang physical health niya dahil sa stress. Nako, Senator Risa Ontivero, so masyado mo namang ini-stress itong si Alice Guo, lalo na ngayon na may lumabas na naman po na kaparehong-kapareho niya ng kapangalan, pareho ng pangalan, pareho ng birthday, pero iba ang mukha. Sino ang totoo dyan? Eh di ba may na-discover na totoong identity ni Alice Guo? Grabe ito ha. Naglalabasan itong mga revelasyon na ito. Ha? Pang teleserye talaga itong kwento ni Mayor Alice Guo. Ayaw na lang kasing umamin eh, para matapos sa itong investigasyon na yan. So absent muna siya ka-coffee. Nagpasa po ng excuse letter itong si Mayor Alice Guo dyan po sa investigasyon ng Senado patungkol po dito sa Pogo. Absent muna siya ka-coffee dahil nakakasama na raw po sa kanyang kalusugan yung pagdalo niya. Sa investigasyon din, nakakasama sa kanyang kalusugan. Simpleng tao lang siya, oh. Nasisira ang kanyang mental health. Suspended Bamban Mayor Alice Guo will skip the Senate hearing on Pogo in Bamban, Tarlac, and Porac, Pampanga on Wednesday. According to the guest list released by the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, si Guo, who was among those invited to attend the inquiry, sent her regrets. So yan, pasensya na po ha. Pass po muna, hindi muna ako attend dyan. Sa isa pong letter of explanation na naka-address po kay Senator Risa Ontiveros at sa Senate panel, Guo said that she cannot attend and participate in the hearing because she believes she is not fit as a resource person to the inquiry. O yan, no? Parang style lang yan ng mga Duterte. Ha? Hindi daw po siya yung nararapat na resource person sa pagdinig niya. Sino? Yung kasambahay ba ninyo? Yung kapitbahay din nyo? O sinong sasagot dyan tungkol sa identity mo? Hindi daw po siya fit bilang resource person. Sabi niya, truth be told, my exposure to prolonged stress, o yan, stress na siya, and high level of anxiety owing to the concerning and malicious accusation thrown against me have adversely affected and caused serious impact on my physical and mental health. Parang familiar itong mga ganitong statement na ito ha. Itong stress daw ito, masama po ang naging resulta. Seryoso po ang naging impact nito sa kanyang physical and mental health. Baka nagaganon na sa COVID. Kasi sira na ang kanyang mental health. O baka nangangayayat na, hindi na makakain. Kasi affected na rin ang kanyang physical health dahil sa stress na yun. Biruin mo, billionaire ka, no? Tapos mga kayayat ka lang. Guo lamented that her life was placed under public scrutiny. Eh malamang, public official ka. Expected na yan. Kapag tumakbo kang politiko, expect mo na yan. Na yung buhay mo magiging public consumption. Which is hindi naman not necessarily at all times, no? Pero public official ka, may pananagutan ka. Buti kung wala kang ginawa, walang probability na ginawa mo itong kasalanan na to. Eh bakit ka pumasok dyan sa politics? Diba? Eh ano, para makapag-issue ng permit. Yun. She also cited the preventive suspension she is facing. The letter authority served by the Bureau of Internal Revenue on her businesses as well as the criminal complaints filed against her by Presidential Anti-Organized Crime Commission, among others. Grabe oh, bilugbog talaga. Binira talaga siya ng malas dito. More importantly, I have been exposed to by the public despite the absence of any findings by the court of law and proper image, character, and reputation. Unfortunately, I have already been prejudged. Guilty tribunals. Ano to? Huwag nang walang lighter ito. Ah. The mayor ended her explanation by extending an apology to the Senate committee. She clarified that she does not have an intent to disrespect or disregard the Senate over her absence. Who is being probed by the panel for her alleged links to the illegal Pogo Zoom U1 technology dyan po sa Bamban, Tarlac. Naniniwala ba kayo dyan? Yan ba talaga yung dahilan bakit hindi siya dadalo? Nasisira na yung kanyang mental health? Nasisira na yung kanyang physical health? Huwag nyo na palang stressin dyan. Si Alice Guo, nai-stress na yan. Senator Risa Ontiveros, huwag na ipatawag yan. Kasi nai-stress na siya, simpleng tao lang siya eh. Pero hindi pwede, hindi papayag si Senator Risa Ontiveros, so huwag itong ipatawag. Lalo na ngayon, may bago na naman pong kwento. May bago na naman pong lumalabas na ebidensya na maglilink sa stolen identity. Kasi may dokumento po ang NBI, lumabas po itong dokumento ng NBI
itong litrato na ito ka-Coffee, nakaparehong-kapareho niya ng pangalan. Sige, teka, share natin yung picture na yan ka-Coffee. Kaparehong-kapareho niya ng pangalan. Pareho silang taga-Bamban, Tarlac, pareho sila ng birthday, pero magkaiba yung mukha nila sa record ng NBI. Ano naman to? Diba? Ano na naman yan? Paano naman ipapaliwanag ni Mayor yan? Baka sabihin, gawa-gawa na naman ng NBI yan para mga de-incident. O, nakikita nyo yung larawan na yan, ka-Coffee? Ayan, sinare ko sa screen. Mula po yan kay Senator Risa Ontiveros. Nakuha nila yan. Itong datos na ito, itong litrato na ito mula sa NBI. O, sa mukha pa lang, magkaiba na ng mukha, ka-Coffee. So, name? Sige. Dito muna tayo kay Alice Guo, yung Chinese. Guo Alice Lial, yan, husband surname, none, not applicable. Address, Virgen de los Remedios, dyan po sa Bamban, Tarlac. Ito naman si ate, kapareho niya ng pangalan, Guo Alice Lial. Parehas na parehas ka, Coffee. July 12, 1986. Yan, taga Tarlac din po, no record on file. Ano nangyari yan? Bakit nagkaganyan yan? Bakit parehong pareho sila dyan? Sino ang nagnakaw ng identity dyan? E samantala, sa mga ebidensya na ipipresenta dyan sa Senado, malinaw naman na si Alice Guo ay Chinese. May nakita silang passport, Chinese talaga yan. Yung registration ng kanyang birth certificate, delayed. Ano yan? Grabe talaga nagagawa ng pera. Sabi ng Inquirer.net, is this a case of stolen identity? Has Guo Huaping assumed the identity of a Filipino woman? Yan si Guo Huaping, yan yung tunay na pangalan ka-Coffee ni Alice Guo. Senator Risa Ontiveros couldn't help but raise these questions on Wednesday after finding out that a different individual with the name Alice Lial Guo already exists in the database of the National Bureau of Investigation. Her panel is investigating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, alleged involvement in the raided Pogo Hub dyan po sa Bamban. I want you to take all good hard look at this document. The birthday on the birth certificate of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo is the same, July 12, 1986. The spelling of the name is the same, but the faces are different, sabi ni Ontiveros. So paano mo may papaliwanag yan? Sino ang totoo? Sino ang impostor? Ang problema, ayaw din i-clarify ni Alice Guo dahil nai-stress na siya. Apektado na yung kanyang kalusugan. Pero huwag naman ganun, di ba? Grabe naman yan. Anyway, naka-Coffee, nasa watchlist na yan ng Bureau of Immigration, hindi na basta-basta makakalabas ng bansa yan. Pero kung may kinakailangan siyang panagutan dyan, di ba, malinaw na malinaw. Kung ikaw ay banyaga, hindi ka pwedeng tumakbong mayor. Grabe, ha? Inagawan mo ng opportunity ang mga Pilipino dyan. Ma'am Elsie Del Castillo, super sticker. Thank you, ma'am, sa iyo pa super sticker. Dito nga sa amin, 90 plus na ang edad, matinong utak at mababait sila. Drama lang ni Maudix yan. Magaling pa nga manira sa gobyerno. Dapat magpakabait si Maudix kasi matanda na. Puro kawalang hiyaan ang ginagawa ngayon, ka-Coffee, na dapat daw palusotan na lang daw. Speaking of palusot, yan, magpapalusot na sila. Kanya-kanya na silang palusot. Brenda Ovalias, no, palusot lang ni Guo yan. Exactly. Raul, buena. Ikulong na yan para wag ng pamarisan. Malapit na, ka-Coffee. Dahil may criminal charges nang isinampa sa mga yan. Kung mabilis ang pagkilos ng korte, ma-identify agad yung probable cause na yan. Ako, magiging kibuloy yan. Ang problema, kung magtago. Ang problema, saan siya magtatago? Punta siya ng ano? Punta siya ng Davao. Hindi kaya tinigong ang tunay na Alice Guo Lial? I mean, yung Pinay? Di natin alam. Or baka binigyan ng ibang identity. No? Posible din naman yan. Gobrin Pongski, saan na si PBBM? Ano na nasabi? Nasaktan sa West Philippines siya, natakot na diktador nyo, sabi ni Gobrin Pongski. Weh, si PBBM ba talaga ang takot? Tong Duterte. Ka-Coffee, may mayor pa na malamang Chinese, hindi ito fluent mag-Tagalog at ito raw hindi tubong daet Camarines Norte. Maraming dapat investigahan, sabi ni Yanera 143JP. Oo, ako rin, naniniwala ako, hindi lang yan siya nag-iisa. Yung case ni Alice Guo, maraming cases pa yan na ganyan. Diba? Ngayon lang yan, nagsisimula magsulputan yung mga investigasyon na yan.
O siya, sige. Anong say ninyo dyan? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Samantala kung nasa Facebook po kayo, pasuyo lang ang comment. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po ng subscribe. At i-like lang po yung video na to para sa ating attendance check. Alright, sige ako, magpapaalam na sa inyo, Ka-Coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Miyerkules. Bukas, Ka-Coffee, kita-kits ulit tayo, ha? Alas 10 po ng gabi ang ating live stream, Philippine time, 10 p.m. po. Philippine time po yan, Monday hanggang Sunday, every day except Saturdays. Alright, ako, magpapaalam na. Thank you sa Ka-Coffee, sa mga sumama sa atin, medyo maulan. Ingat-ingat po kayo kung nasa labas o nasaan man po kayo dahil medyo umaambon-ambon. Maraming salamat po sa inyo, Ka-Coffee. Bye-bye. Good night.